Hindi kumpletong buhay ng mga bata kung kahit minsan ay hindi natin sila dadalhin sa mga amusement park, kung saan pwede sila maglibot para maglaro o kaya naman ay kumain at magsaya. Pero paano kung ang isang normal na araw mo sa theme park ay mabago dahil sa pag-atake ng mga masasamang tao? Paano katataka sa lugar na puno ng mga tao? Sa videong ito ay tutunghayan natin ang iba't ibang pag-atake na nangyari sa Disneyland. Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Ang Disneyland ay isa sa mga pinakilalang theme park sa buong mundo. Dahil sa masiglang kulay ng paligid, mga kilalang characters na umiikot sa loob ng park, at ang mga kakaibang rides at pagkain na matatagpuan dito. Merong Disney sa US at meron din sa Japan. Pero dahil kilala ang park na dinadayo ng mga tao, ay malakas din ito maka-attract sa mga taong may masasamang loob. April 1, 1995, binulabog ang media ng isang balita tungkol sa sikat na theme park. Isang 21 years old na lalaki ang inaresto mula sa park ng Orange County, California sa US. Ayon sa report na ginawa ng mga pulis, ay pumunta ang lalaki sa Disneyland upang manggulo gamit ang kanyang irritant spray. Nailusot ito ng lalaki sa security dahil natsyempohan niya na maraming tao ang bumibisita sa park, kaya hindi nila napansin ang dala niyang lason. Nang nakarating siya sa Space Mountain Rides, ay pumuesto siya sa sulok na parte ng amusement park at saka pa simple inispray ang kanyang dalang irritant sa paligid. Dumaan din siya sa Adventureland Bazaar at inulit ang kanyang masamang gawain. Makalipas lamang ilang minuto ay makikita ng medics ng theme park na nagmamadaling sa kaluluhan ang mga naging biktima. Tinatay ang halos 33 katao ang naapektuhan sa ginawang panlalaso ng lalaki. Bagamat hindi man nakakamatay ang irritant, ay labis sa pinsala ang kayang dalhin ito sa oras na makapasok ito sa katawan ng tao. Pangangati ng lalamunan at pagkairita ng mata, ganito ang naging reklamo ng mga biktima ng panlalason sa Disneyland, California. Pero bukod pa sa pangyaring ito, ay mukhang tampulan talaga ng hindi magagandang gawain ang matataong lugar tulad ng Disneyland. Isang buwan bago ang trahedya sa California ay nagkaroon din ng kaparehong kaguluhan sa Disneyland Tokyo mula sa bansang Japan. At ang tinuturo mga salarin dito ay ang isang sikat na grupo sa bansa na kaya magdulot ng malala at malaking pag-atake. Noong March 20, 1995, isang normal at masayang araw sa Disneyland Tokyo, marami ang tao bumisita sa araw na ito at punong-puno ang ilang mga kainan. Makikita rin ang mahabang pila sa mga rides at iba pang retail outlets ng amusement park. Pero lingid sa kalaman ng lahat ay meron palang panganib na nakaabang sa kanilang paligid. At ito ay isang grupo ng mga sibilyan na handang maghasik ng lagim sa Disneyland. Kinilala ang grupong ito bilang ang Japanese cult na Supreme Truth. Isang grupo na unti-unti pinapasikat ang kanilang pangalan sa bansa sa pamamagitan ng tahas. Noong araw na yun, habang abala ang lahat ng tao sa amusement park, ay nagpakawala ang mga ito ng nakalalasong chemical na tinatawag na sarin. Ang sarin ay isang chemical na masama para sa baga ng mga tao at tinatawag itong nerve gas. Kahit ang katiting na amoy nito ay maaaring malagay sa alanganin ang iyong buhay. At sa pagkakataong ito, 14 na bisita ng amusement park ang agad na binawian ng buhay dahil sa pag-atake ng grupong ito. Bukod sa mga nawalan ng buhay, ay halos 6,000 rin ang mabilis na sinugod sa ospital dahil sa gas na sarin. Karamihan sa mga ito ay nagkaroon ng problema sa paghinga dahil pinipigilan na kemikal ang paggalaw ng baga ni isang tao. Dahil sa pag-atake na ito, ay napilitan ng gobyerno na doblehin ang kanilang pag-iingat laban sa lumalaking bilang ng mga miyembro ng grupong ito at hindi malabo na umatake ulit ang mga ito sa ibang bansa at ulitin ang kanilang ginawa sa Disneyland. At ang kinakatakutang pag-atake na Supreme Truth sa ibang bansa ay mukhang hindi malayo sa katotohanan. Lumipas ang ilang araw, matapos ang panlalaso ng grupo sa Disneyland Japan, ay nakatanggap ng report ang US authorities mula sa mga pulis ng Japan na meron daw posibilidad na 2 miyembro ng Japanese organization ang inaasahang darating sa Los Angeles Airport. Mabilis na umaksyon ng mga pulis at inabangan ang pagdating ng mga ito sa kanilang bansa.
at dumagdag din sa kanilang pangamba kung sakaling gagawin ba ng mga ito ang panlalason sa loob ng airport. Nang makarating ang mga ito sa airport, ay mabilis na hinarang ng mga pulis ang dalawa at diniting sa paliparan upang tanungin. Tinanong sila sa kanilang motibo sa paglipad nila mula Japan hanggang LA at pati na rin ang kanilang kinabibilangang grupo. Sa kabila ng lahat ay walang lumabas na malino na report tungkol sa nangyari interogasyon laban sa dalawang cult member ng Japan. Walang malino na balita kung matapos madetain ay pinakawalan ba ang mga ito o pinabalik na lang sa kanilang bansa dahil ginawang confidential ng US government ang investigasyon dito. Pero ayon sa balita na inilabas sa isang local newspaper sa Amerika, pagkatapos umanong imbestigahan ng mga pulis ang dalang gamit ng dalawang Japanese, at dito ay natagpuan nila ang written instruction kung paano sila maghahalo ng mga kemikal para makabuo ng sarin. Meron din natagpuan ang videotape sa loob ng kanilang bagahe. Pinanood ng mga otoridad ang laman ng videotape at mula roon ay nakita nila ang mga imahe ng kalendaryo na mayroong bilog sa mga araw nito. May bilog ang mga araw na April 14, 15 at 16 na mayroong kasamang oras na 9 PM sa bawat araw. At dahil dito ay hinihinala ng mga otoridad na ang plano nilang atakihin ay ang Disneyland, California. Pero mayroon pang isang report na siya nagbunyag sa pinakamotibo ng dalawang Japanese. Ayon sa isang Japanese report, bago pa man umano sumakay ng eroplano ang dalawa, ay kinwestiyon na ang nakitang papel sa kanilang mga bagahe. Base sa paliwanag ng dalawa, ay magtutungo sila sa Amerika upang humanap ng isang chemist at humingi ng tulong upang malaman kung maaari bang gamitin ang chemical na sarin bilang isang pesticide. Dahil dito ay nag-release ng statement ang spokesman ng US na pinaniniwalaan umano nila ang dahilan ng dalawa mula sa report ng kanilang bansa na naging dahilan upang pakawalan sila ng mga otoridad. Pero matapos ang imbestigasyon at pagpapalaya sa dalawang hapon, ay nakatanggap ang Disneyland, California ng isang pagbabanta. Noong April 13, 1995, nang makatanggap ng isang videotape at sulat ang ilang opisyal ng Disneyland. Ayon sa kanila, ay naglalaman ng videotape na isang pagbabanta mula sa isang lalaking nakadamit na parang isang chemist. At sinabi nito na sa April 14 ay magkakaroon ng kaguluhan sa Disneyland dahil sisimulan umano nilang ipakalat ang isang masamang kemikal na makakasama sa mga tao tulad na nangyari sa Disney Japan. Dahil dito ay kaagad na inalerto ng Disney ang mga otoridad upang humingi ng tulong para sa security ng kanilang mga bisita. At noong April 14 ay nagkalat ang mga pulis sa entrance at paligid ng Disneyland. Dahil dito ay naging abala ang lahat dahil chine-check ng mga pulis ang bawat bisita na pumapasok sa loob ng parke. Bata man o matanda ay dumadaan silang lahat sa masusing inspeksyon at sa kabutihang palad ay wala nangyari pag-atake sa loob ng amusement park. Ayon sa mga naisip ng mga pulis, ay maaaring mayroong isang empleyado ng Disneyland ang nakapag-tip sa makasama nito tungkol sa gaganapin inspection ng mga pulis. O kaya naman ay mga dating empleyado mismo ng Disneyland ang siyang nagpadala ng pagbabanta at gusto lamang gumanti sa kanilang dating mga boss. Sa kabila ng pag-aaral ng mga pulis sa mga posibilidad na ito, ay wala naman silang konkretong katibayan para suportahan ang kanilang mga hinala. Samantala, isa pa sa tinuturong posibilidad ay ang The Supreme Truth. Dahil ang grupong ito umano ay meron ding headquarters sa New York, kaya't naging bukas na posibilidad sa mga pulis ang maaari pag-atake ng mga banyaga sa kanilang bansa. At bunga ng kanilang masusing pag-imbisiga laban sa Japanese cult na ito, ay nakakuha sila ng isang nakakabahalang balita. Kinilalang pinuno ng The Supreme Truth na si Shoko Asahara na nakita umano ang hinaharap at sinabing magkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa araw ng April 15, 1995. Dahil dito ay inisip ng mga otoridad na maaari isa itong pahiwatig sa mga susunod na hakbang na gagawin ng grupo. Kaya't sa araw na itinakda ng pinuno ay nagpakalat ng mga pulis sa gobyerno ng Japan sa paligid ng Tokyo. Matapos ang masinsinang imbestigasyon ay napatunayan na sila nga ang pangunahing may kagagawa ng pag-atake sa Disney Japan na naging dahilan upang sentensya ng pinuno ng grupo at ilang kasapi nito ng parusang kamatayan. Sa kabilang banda naman, dahil wala na posibleng sospek ang mga otoridad ng Amerika, ay hindi na ipinagpatuloy pa ang imbestigasyon sa kaso. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ay naging mahirap na para sa mga pulis na muling buksan ang kaso upang kilalanin ang tunay na salarin. At sa lahat ng pangyayaring ito, ay maraming katanungan na ang hindi na kayang bigyan pa ng kasagutan. Ang paggala sa mga parke
pagsakay sa mga rides at paglilibot sa isang lugar na puno ng kasiyahan ay parte ng isang masayang kabataan. Pero hindi na kailangan pang maghanap ng malalaki amusement park upang maranasan ang lahat ng mga ito. Walang masama na maghanap ng magandang karanasan sa ibang bansa. Pero lagi natin tatandaan na sa oras na tumapakas sa isang banyagang bansa ay malaki din ang tsansa na maging biktima ka ng isang kapahamakan. Kaya lagi tayo mag-iingat at maging alerto sa ating paligid.